Naghahain daw ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang kongresista para questionin ang hanggang Disyembre extension ng martial law. Ang grupo naman ng gulo sa joint session kahapon, nakapiit pa rin hanggang ngayon. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Gordon. Sa gitna ng special joint session sa Batasang Pambansa kahapon para pagdesisyonan ang pagpapalawig ng martial law, biglang nagsisigaw ang grupong ito. Pinalabas sila at kalaunay dinala sa Camp Karangal. Nakapasok raw sila sa tulong ng kongresistang mula sa Makabayan Block. May mga nagprotesta pa sa labas ng kampo at iginigiit na dapat pakawalan ng apat na mga kabataan, lumad teachers at youth leaders mula sa grupong anak bayan. These are legitimate calls naman ng mga kabataan na ito at ito talaga yung mga nangyayari. Pasado alas 6 kagabi, dinala ang 8 sa Quezon City Hall of Justice para sa inquest para sa reklamong paglabag sa Article 144 ng Revised Penal Code on Disturbance of Proceedings. Tumanggi sila magbigay ng pahayag at sa halip, itinaas lang ang kamao. Pagkatapos ng inquest, ibinalik sila sa Camp Karangal. Ayon sa abogado ng 8, magkipiyansa sila bukas. Ang tinatawag na Magnificent 7 ng Kamara tumutol din sa extension. Mabuti nga naka-18 pa kami. So, that would only show that there are those who would like to speak their mind in the House as well as the Senate and are bold enough to go against the tide. Kasama si Lagman sa apat na kongresista na nagkasundo maghain ng mga petisyon sa Korte Suprema para questionin ang martial law extension. What is happening now in Marawi is lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. An actual rebellion is the only ground, including actual invasion, when public safety requires it, that would be the reason for the declaration of martial law. Bumoto rin si Senadora Risa Hontiveros ng no, na nagsabing hindi naman martial law ang tumatalo sa mga teroristang maute, kundi ang tapang, galing at determinasyon ng mga sundalo. Sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, nakikita nila ang extension bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga nasawi at nasugatang sundalo sa Bakbakan. Hamon din daw ito sa kanila para mas pagbutihin ang pagsupil sa terorismo. Nagpapasalamat naman ng Malacanang sa pagpayag na palawigin ang martial law hanggang sa pagtatapos ng taon. Kailangan daw ang martial law para sa peace at stability, lalo nagpapatuloy ang rebelyon sa Marawi. Magtulungan daw sana ang lahat para sa pagbangon at rehabilitasyon ng Marawi. Ang Lanao del Sur Provincial Crisis Management Committee umaasang mapapabilis ang rehabilitation plan para sa buong probinsya. Dahil kumpiyansa naman daw ang pamahalaan na matatalo nila ang Maute Group, dapat daw mas tutukan ng internally displaced persons. Ang pagpapalawig daw ng martial law, hindi raw dapat mga hulugang mas tatagal din ang paghihirap ng mga tao. Bam Alegre, GMA News.